puspusan ang kampanya ng pamahalaan laban sa rabies. Kaya naman ang panguhuli ng mga asong gala ay kasama sa kanilang rabies control program. May tatlong component kung paano mo i-control yung rabies. Yun yung sinabi ko, mas anti-rabies vaccination, tapos yung impounding, at saka yung population control. Ilang lokal na pamahalaan ang nagpapatupad nito sa kanilang ordinansa. Kabilang dito ang mga bayan sa NCR. Nakasaad kasi sa ordinansa na dapat nakatali ang mga aso at hindi pag-alagala. Kailangan ding may dog pound sa bawat syudad o bayan. Isa ang Quezon City sa nagpapatupad ng ordinansang ito. Sa aming pag-iikot papunta sa Novaliches, nakahuli agad ng hindi bababa sa 20 aso. Kinakailangang tubusin ang nahuling aso sa loob ng isang linggo. At kung hindi matubos, ipamimigay ito sa mga gustong umampon. Ngunit karamihan sa mga natitirang aso ay may mga sakit na tulad ng galis. Kaya't wala na silang magagawa pa, kundi isailalim sa euthanasia o mercy killing ang mga ito. Ayon sa Bureau of Animal Industry, ang euthanasia ay pinapayagan at nakasaad sa Republic Act 9482 at Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act. Alam mo, sa Republic Act 8485, sa certification, of a duly licensed veterinarian, pwede natin patayin yung isang asong may incurable communicable disease at for purposes of euthanasia for the for population control. Kahirap panoorin ang isang taong namamatay sa rabies dahil nawawala ko ang pagkatao. 7 taon na ang nakalipas matapos maipalabas ang bangis ng rabies. Mayroon naging experience namin, ang sasabihin sa amin, kung nahuli nyo, bako mo. Naisabatas ang RA 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Ang pinakamahalagang aspeto ng batas na ito ay ang pagbibigay ng obligasyon sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan sa buong bansa. Natutukan at bigyan ng importansya ang anti-rabies vaccination. Ang mga local government units, dapat sila magpapasa ng ordinance nila. Na yun ay pattern dun sa national law. And that includes yung they would set aside the money for rabies vaccination. Isa sa mga adhikain sa likod ng pagkakapasa ng anti-rabies law ay ang going rabies-free ang Pilipinas pagsapit ng taong 2020. Dito sa Barangay 176, Caloocan City, regular na nagsasagawa ng libreng bakuna para sa aso ang lokal na pamahalaan. Karamihan sa mga yan talaga ay mga walang pambayad o wala silang kakayahan para pumunta sa private veterinarian. Kaya napakalaking tulong itong pre-anti-rabies vaccination. Kasi kung titingnan mo yung record namin, simula nung January this 2010, nakapagbakuna kami ng mga 23,000 heads ng aso. At ang na-cover namin, out of 188 barangays, nakapag-cover kami ng 136. Every year, kailangan mabakunahan yung alaga para talagang ma-eradicate yung rabies. Pero bukod sa pagbakuna at paghuli ng mga gumagalang aso, may ilang naiulat na kontrobersyal na paraan ng pagsugpo ng rabies. Isa sa pinaka-kontrobersyal na aspeto ngayon ng stray dog management ay ang pagpatay sa mga asong nahuli sa pamamagitan ng inhalant o gassing na binubuo ng carbon monoxide at carbon dioxide. Patagong kuha ito ng mga animal rights activist sa isang probinsya sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Nakatakdang sumailalim sa euthanasia ang mga asong ito sa pamamagitan ng pagpapalanghap sa mga hayop ng usok ng tambucho. Doon sa
naipasang batas ng kamakailan lamang, isa dun sa mga piniprescribe na paraan ng pagpapatulog or pagpapatrol, pagpatay, pagdestroy sa mga aso ay yung carbon monoxide poisoning. Okay? Isa yun sa mga naisama dun sa batas. Yun yung tambucho gas. Actually, ang carbon monoxide, merong carbon monoxide in its pure form. Actually, oo, carbon monoxide yun. Pero yung sa sasakyan, hindi na pure form yun. May halo na yan ng diesel, yung kung anumang impurities ng gasolina. Nahuhuli man ang ilang bayan sa pagpapatupad sa kampanya. May mga sektor naman na nagsasabing unti-unti na daw natutuklasan ang totoong panlaban sa rabis. Was in the hospital for I think 3 months. Tapos naka-ICU siya. Eventually, nag-recover. As in, nabuhay na parang normal.